Filipino citizen ang isang tao kung ang kanyang ama o ina o pareho sa mga ito ay Filipino. Dito pumapasok ang konsepto ng hus sanguinis at hus soli. Unahin natin ang hus sanguinis. Ayon sa konsepto ng hus sanguinis, ang citizenship ng isang tao ay nakadepende sa citizenship ng kanyang magulang. Isang halimbawa nito ay ang Pilipinas, kung saan nakukuha ng anak ang citizenship ng kanyang magulang. Ang ikalawa naman ay ang hus soli. Sinasabi dito na ang citizenship ng isang tao ay nakadepende lamang kung saan siya isinilang. Isang halimbawa nito ay ang United States of America. Malinaw na makita dito na ang ating bansa ay sumusunod sa konsepto ng hus sanguinis. Paano naman kung ikaw ay may magulang na Filipino, ngunit ikaw ay isinilang sa United States of America? Ikaw ay magkakamit ng dual citizenship o pagiging mamamayan ng dalawang bansa. Thank you for watching this video. See you on the next one. Write in the comments below where you are watching this from so I can personally thank you. Be sure to subscribe and click on the bell icon to be notified whenever I post. See you on the next one.